Hello and welcome back sa Tagalog Real Crime Stories. Para sa totoong pagsasalaysay ng krimen ngayon, bibisita tayo sa Savona, na isang maliit na nayon sa Steuben County, New York. Ang Savona ay palaging isang maliit na nayon. Ang populasyon ay sumikat noong 1,910 pusa. Humigit kumulang 1,000 tao at nakapunta sa bahagyang pagbaba. Mula noong panahong iyon noong 1,973, nang maganap ang krimen na ating tinitingnan. Kung gusto mo ang mga ganitong content, make sure to subscribe sa Tagalog Real Crime Stories and turn on ang notification para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Ang 900 o higit pang mga taong naninirahan doon ay nasisiyahang mamuhay sa isang ligtas na maliit na komunidad. Kung saan ang karamihan sa mga tao ay kilala sa isa't isa, ang mga bata ay naglalaro sa mga lansangan at ang mga pinto ay madalas na naiwang bukas lamang. Ang operasyon ngayon ay nakatuon sa 2 pamilya na nakatira sa magkabilang panig ng maliit na nayong ito. Ang pamilya Robby, 34 na taong gulang na printer na si Dill at ang kanyang 27 taong gulang na asawang si Doreen ay nanirahan sa rektor ng simbahan sa simbahan sa Amquay Streets kasama ang kanilang 2 anak na si Derek na ipinanganak noong 2 Oktubre 1988 at si Dalton na mas bata ng 1 taon. Si Derek ay isang tipikal na masiglang masayang batang lalaki. Mahilig siyang sumakay sa kanyang bisikleta at maglaro ng ball, mangolekta ng hickory, mani, gagamba at bulate. Hinahangaan niya ang kanyang nakababatang kapatid, nababasahin niya ng mga kwento at naghahanda para magsimula sa kindergarten sa Campbell Savona School. Noong Setyembre 1993, wala pang 1 milya ang layo sa West Lamoka Avenue. Dito nakatira sina Ted at Tammy Smith, kasama ang kanilang mga anak. Ang 16 na taong gulang na si Stacy at 13 taong gulang na si Eric ay mula sa unang asawa ni Tammy at 12 taong gulang na anak ni Ted at Tammy na si Holly. Nagtrabaho si Ted sa manufacturing plant ng Felix Lighting Company sa malapit. Samantalang si Tammy ang nagbabantay sa pamilya at nagtuturo sa liga ng softball ng mga babae na nilalaro ng kanyang 2 anak na babae. Sa umaga ng 2 Agosto 1993, magbabago ang buhay ng 2 pamilya at magkakaroon ng hindi mapaghihiwalay na kaugnayan magpakailanman. Sa pagtatapos ng eskwela, ginaganap ang 1 araw na camping sa Savona Village Park na dinadaluhan ng mga lokal na bata sa maliit na komunidad na ito. Madalas lumakad ang mga bata ng grupo sa camping nang walang pangangasiwa ng matatanda. Ang parke ay humigit kumulang 350 metro mula sa bahay ni Nadil at ni Doreen. Ito ay nasa kahabaan ng 1 tuwid na daan na walang tawiran. Ang 4 na taong gulang na si Derek ay matapang na gustong maglakad mag-isa papunta sa kampo. Ang kanyang ina na si Doreen ay manunood mula sa kanilang bahay, tinitingnan kung nakilala niya ang grupo ng mga bata na tutungo din sa day camp sa park noong umaga ng Lunes 2 Agosto 1993, nakatingin si Doreen sa anak na si Derek habang papunta sa kanyang lakad pero bumalik din kaagad sa loob ng bahay para asikasuhin ang kanyang nakababatang anak na si Dalton. May bigla ang pagkidlat at pagkulog para sa araw na iyon. Kaya naman kakaunting mga bata ang dumalo. At ginawa ni Derek ang huling bahagi niya ng paglalakbay ng mag-isa at walang pinangangasiwaan. Siya ay isang matalinong bata na alam ang kailangan gawin at natuto na hindi siya dapat makipag-usap o umalis kasama ng mga estranghero. Sa 9:15 ng umaga, isang lokal sa lugar na si Bill Horn ang napadaan gamit ang kanyang sasakyan at kumaway sa binata. Ilang sandali pa, nagbisikleta ang 13 taong gulang na si Eric papunta kay Derek at nagsimulang makipag-usap sa kanya. Sinabi ni Eric kay Derek na pumunta sila sa malapit na kakahuyan dahil shortcut iyon papunta sa parke. Kahit na hindi na iba si Eric kay Derek at pareho silang pinupuntahan ang summer camp at nakikita sa labas at sa paligid ng nayon, tumanggi ang batang lalaki. Paulit-ulit na nagtanong si Eric pero nagpatuloy si Derek na tumanggi. Hanggang sa nakumbinsi ni Eric ang bata na sumama sa kanya na dumaan sa may kakahuyan
dahil sinabi nito na mabilis nilang makakasama ang iba pang mga bata kung doon sila dadaan. 9:30 ng umaga dumating si Eric sa park na mag-isa. Makalipas ang humigit kumulang isang oras, nagkaroon ng bagyo sa lugar at kinansela ang summer camp para sa araw na iyon. Nang dumating si Doreen para kunin si Derek, ipinaalam sa kanya na hindi siya dumating sa araw na iyon. Pagsapit ng 11:04 ng umaga, naiulat na nawawala si Derek. Ang pulisya ng estado ay tinawag at ang mga lokal na tao ay nagsilabasan upang tumulong na hanapin ang batang si Derek. 3:45 ng hapon ay dumating ang mapangwasak na balita na ang bangkay ni Derek ay natagpuan sa isang bahagyang kakahuyan malapit lang sa McCoy Street sa pagitan ng Village Park at ng kanyang tahanan. Siya ay sinakal at binugbog hanggang sa mamatay. Nasira ang seguridad sa maliit na komunidad. Ang mga paunang ulat ay nagsasaad na ang pulisya ay naghahanap ng isang kahinahinalang tao na nakita sa isang berding pickup truck sa Nayon at na sila ay tumitingin din sa mga pagkakatulad sa pagitan ng pagpatay kay Derek at sa kaso ni Jimmy Bernardo. Isang 12 taong gulang na batang lalaki na dinukot mula sa Pittsfield, Massachusetts at pinatay 3 taon na ang nakakaraan. Natakot ang mga residente at hindi na pinayagang lumabas ang mga bata upang maglaro. Nawasak ang komunidad sa walang kabuluhang pagkawala ng magandang batang ito. Noong 5 Agosto, 4 full-time na mga investigador ang dinala upang ayusin ang kaso, ngunit ang pulisya ay walang anumang mga suspect. Sa Camp Bell Savona Elementary School, kung saan si Derek ay dapat magsimula sa kindergarten sa susunod na buwan, inihayag na ang baseball field ay ipapangalan sa kanyang memorya. Kalaunan ay ihinimlay si Derek noong 7 Agosto. Humigit kumulang 700 katao ang naghintay sa pila upang magbigay galang sa batang lalaki. Sa oras na ito, inihayag ng pulisya na naniniwala sila na ang pumatay ay isang lokal na tao. 6 araw pagkatapos ng pagpatay kay Derek, napansin ng lolo ni Eric na isang retiradong sheriff ang ilang pagkakaiba sa kwento ni Eric tungkol sa araw ng pagpatay at napagtanto niya na may kinalaman si Eric. Dinala niya ang kanyang apo sa tuhod sa opisina ng abogado ng distrito sa Bath, kung saan sinabi ni Eric sa pulisya na pinatay niya si Derek. Sa kanyang pag-amin, sinabi ni Eric na sa kahabaan ng McCoy Street sakay ng kanyang bisikleta patungo sa summer camp sa parke. Nakita niya si Derek na naglalakad papunta sa kampo ding iyon at huminto para kausapin siya. Sinabi niya kay Derek na alam niya ang isang shortcut sa kagubatan. Ngunit tumanggi si Derek na sumama sa kanya. Sinabi na hindi siya pinapayagang sumama sa mga estranghero o sa mga taong hindi niya kilala. Tinanong ulit ni Eric at tumanggi si Derek sa 2nd pagkakataon. Pero nang sabihin ni Eric na tatalunin nila ang lahat para magkampo, noong umagang iyon ay pumayag na rin si Derek na pumunta. Nang nasa kakahuyan na sila, inamin ni Eric na sinakal niya ang nakababatang lalaki bago ito hinampas ng maliit na bato sa ulo ng maraming beses. Maya-maya ay naghulog siya ng mas malaking bato. Itinatag na tumitimbang ng 26 libra, kung saan halos 12 kilo sa ulo ni Derek na bumasag sa kanyang bungo. Ipinagpatuloy ni Eric ang pagbato sa dibdib ni Derek bago binuksan ang tanghalian na inihanda ni Doreen para sa kanyang anak. Tinakpan din niya ng napkin ang bibig ni Derek at pagkatapos ay nagbuhos ng Cool Aid sa kanyang ulo at sa mga sugat sa kanang bahagi kung saan niya ito natamaan. Pagkatapos ay binali ni Eric ang isang sanga mula sa isang puno at nilapastangan ang walang buhay na katawan ni Derek. Nang matapos, bumalik na si Eric sa kanyang bisikleta at tumungo sa recreation program. Ngunit pagkatapos ay nagpa siya na bumalik pagkaraan ng 1 minuto upang tingnan kung siguradong patay na si Derek. Pagkatapos ay pumunta si Eric at sumali sa summer camp sa 9:30 ng umaga. Pagkatapos ng pag-amin na ito, sinampahan si Eric ng second degree murder na siyang tanging malaking krimen kung saan maaaring litisin ang 13 taong gulang at wala pa sa hustong gulang. Bilang kinahinatnan, siya ay ginanap sa Monroe County Children's Center. Umarap siya sa korte kinabukasan at nagpakita ng kaunting emosyon habang tahimik siyang nakaupo at kinumpirma na naiintindihan niya ang mga paratang laban sa kanya. Siya ay tinanggihan ng piyansa habang kumalat ang balita ng pag-aresto.
nagsimulang lumabas ang dalawang magkaibang larawan ni Eric. Inilarawan ng ilang mga balita na ang batang lalaki na nasisiyahan sa paggugol ng oras sa kanyang mga lolo't lola, mahilig magbisikleta, mangisda at tumugtog din ng drum. Siya ay palakaibigan at magalang, isang patas na estudyante na medyo pilyo. Minsan nagkakaproblema siya sa paaralan pero hindi gaanong seryoso. Gayunpaman, inilarawan si Eric sa ibang mga ulat na isang batang lalaki na may masamang ugali, na mabilis makipag-away at may isang bagay tungkol sa kanya na hindi tama. Madalas siyang nagpupumilit na makipagkaibigan at nakikisama sa mga nakababatang bata. Noong ika-5 ng Setyembre, isang pang-alaala na konsyerto ang idinaos bilang parangal kay Derek upang ipagdiwang ang kanyang buhay at makalikom ng pera para matustusan ang kanyang mga gastusin sa libing at upang matulungan ang kanyang pamilya na lumipat ng bahay. Ang konsyerto ay nakalikom ng higit sa 25,000 kasama ang karagdagang pera na mapupunta sa isang kolehiyo na pondo para sa nakababatang kapatid ni Derek na si Dalton. Sa parehong araw ng konsyerto na ito, si Eric ay sinampahan ng kasong second degree murder. At nakumpirma na siya ay lilitisin kapag siya ay tumungtong sa wastong gulang. Sa 3 minutong pagharap sa korte noong ika-10 ng Setyembre, siya ay nagkatwirang hindi nagkasala. Si Eric ay sumailalim sa makabuluhang medikal na pagsusuri mula sa mga espesyalista para sa parehong pag-uusig at depensa. At napagpasyahan na siya ay nasa tamang pag-iisip para humarap sa paglilitis. Tinangka ng kanyang abogado na makuha ang paglilipat ng paglilitis sa korte ng pamilya, kung saan si Eric ay makakatanggap ng mas magaan na sentensya kung mapapatunayang nagkasala. At tinangka din ng abogado na pigilan ang pag-amin ni Eric sa batayan na hindi sinabi kay Eric na siya ay kakasuhan lamang na siya ay kukuha ng tulong sa psychiatrist. Parehong hindi nagtagumpay ang mga pagtatangka na ito dahil sa pisikal na ebidensya at pag-amin ni Eric. Ang tanging depensa na kanilang magagamit ay hindi nagkasala sa kadahilan ng pagkabaliw. Ang kaso kalaunan ay napunta sa paglilitis sa ika-26 ng Hulyo, 1974. Ang isyu na ang 6 na lalaki at 6 na babaeng hurado ay kailangang pagdesisyonan kung pinatay ni Eric si Derek o hindi. Kundi ang estado ng kanyang pag-iisip sa oras ng pagpatay. Nakaupo si Eric sa korte, nagmumukhang maliit at mahina, nakasuot ng Bugs Bunny shirt. Sinabi ng prosekusyon na walang anuman sa pag-andar ng utak ni Eric o mga pagsusuri sa hormon na nagpapaliwanag sa kanyang marahas na pag-ugali. Nagtalo sila na ang katotohanan na hiniling ni Eric kay Derek na samahan siya sa kakahuyan ng maraming beses ay nagpapakita na siya ay may kontrol sa kanyang sarili. Sinuportahan nila ang salaysay na ito sa pamamagitan ng pagsasabi na dahil bumalik si Eric upang siguraduhin na patay na si Derek. Ipinakita nito na siya nga ay may kamalayan sa kanyang ginawa. Buong pusong tinanggihan ng pamilya ni Derek ang depensa na hindi kayang kontrolin o panagutan ni Eric ang kanyang mga aksyon. Kahit na ang isang motibo ay hindi malinaw na naitatag. Iminungkahi na ang mga aksyon ni Eric ay maaaring sa pagkainggit niya kay Derek na mayroon sa kanya ang lahat ng bagay sa buhay. Ang depensa ay nagbigay ng testimonya mula sa isang psychiatrist na nagsasabi na diagnose nila si Eric na may intermittent explosive disorder. Ito ay isang sakit sa pag-uugali na nailalarawan sa pamamagitan ng hindi makontrol na pagsabog ng galit at karahasan. 3 sa mga pangunahing indikasyon nito ay ang bedwetting, fire setting at kalupitan sa mga hayop. Si Eric Smith ay naghihirap mula sa isang sakit sa pag-iisip na maaaring mailalarawan bilang isang rage disorder na nabubuo niya sa loob ng kanyang sarili. Nagbubuo siya ng galit at hindi ito nagpapahayag ng sarili. Sinabi ng depensa na may sadistic side si Eric na hindi niya kontrolado, na pinaniniwalaan nilang dahil sa developmental abnormalities na dala ng trimethodyon na isang gamot na ininom ng kanyang ina para sa epilepsy habang buntis. Ito ay isa sa pinaka-nakakalaso na gamot para sa isang buntis na babae. Maaaring maging sanhi ng mga pangunahing congenital malformations. Sinabi nila na ang krimen ay hindi sinasadya at resulta ng pathological rage na dulot ng sakit sa pag-iisip. Ang patotoo mula sa marami sa mga malapit kay Eric ay nagpinta ng isang nakababahalang larawan ng kanyang buhay. Ngunit ito ba sa huli ay hahantong sa kanya na mapatunayang hindi nagkasala dahil sa pagkabaliw. Ang ama ni Eric na si Ted Smith
ay nagpatotoo tungkol sa isang insidente kung saan si Eric ay lumapit sa kanya para humingi ng tulong. Ang nakaraang tagsibol ay nagsabi na pagkatapos ng paulit-ulit na pagtatalo sa kanyang nakatatandang kapatid na babae, pakiramdam niya ay may sasaktan siya. Sinabi ni Ted na iminungkahi niya kay Eric na gamitin niya ang punching bag para mailabas ang kanyang pagkaagresibo. Maya-maya ay bumalik si Eric at sinabing siya na ang nag-asikaso. Paulit-ulit niyang sinuntok ang isang puno hanggang sa duguan na ang kanyang mga kamay. Ang mga magulang ni Eric ay magpapatotoo din na si Eric ay nabuli sa paaralan dahil sa kanyang pulang buhok, salamin at kahirapan sa pagbasa. Nagkaroon siya ng problema sa pagsasalita na magdudulot sa kanya ng paglalaway at siya ay maiinis kapag hindi siya naiintindihan ng mga tao. Ibinunyag din na nalaman ni Eric na hindi si Ted ang kanyang biological na ama. Sa edad na siyam, sa pamamagitan ng panunuya ng kanyang mga kaklase, nagkaroon ng karagdagang tensyon sa pamilya na sanhi ng katotohanan na ang kanyang nakatatandang kapatid na babae ay pinaulanan ng mga regalo mula sa kanilang mga lolo at lola sa panig ng kanilang biolohikal na ama ng pamilya. Habang ang parehong lolo at lola ay tumangging kilalanin si Eric bilang isa sa kanilang pamilya. Si Eric ay madalas na nagkakasakit at patuloy na naiihi sa kama hanggang sa siya ay 11 taong gulang. Pagkatapos, mas maraming nakakagambalang detalye ng nakaraang pag-uugali ni Eric ang nahayag. Sa edad na 3, bumangon siya sa kalagitnaan ng gabi at sinunog ang isang tumpok ng mga papeles sa kusina. Siya ay nahumaling sa apoy. Noong 1989 sa edad na 9, sinakal ni Eric ang pusa ng isang kapitbahay gamit ang hose sa hardin dahil nakita niyang nakakainis ang pusa. Inamin ng kanyang stepfather na may galit at kung minsan ay sinasaktan niya si Eric. At ang larawan ng isang nakakagambalang buhay sa tahanan ay higit na sinuportahan ng nakatatandang kapatid na babae ni Eric na si Stacy. Si Stacy, 16 pa lang, ay umalis sa tahanan ng pamilya noong Hunyo, 1993 at inilarawan ang kanyang buhay doon bilang impyerno. Sinabi niya na ang mga bata ay palaging sinisigawan at mayroong isang malaking halaga ng parehong pandiwang at pisikal na pang-aabuso. Ang isang psychiatrist sa depensa ay nagsabi na sinabi ni Stacy na ang kanyang stepfather ay nakipagtalik sa kanya ng 2 beses pagkatapos nito ay na-depress siya at na-overdose. Nagsampa siya ng mga kaso noong panahong iyon, ngunit nang maglaon ay sa maliwanag na pagpilit ng kanyang ina. Pagkatapos ay sinabi niya sa mga social worker na nagsinungaling siya. Pagkatapos ay inilarawan niya si Eric bilang ang pinakamapagmalasakit na miyembro ng kanilang pamilya. Matapos makinig sa lahat ng ebidensya, nagretiro ang hurado at nagdeliberate ng humigit kumulang 8 bago ibinalik ang kanilang hatol. Sa 9:44 ng gabi noong 16 Agosto 1994, napatunayang guilty si Eric ng second degree murder. Noong 7 Nobyembre, binigyan siya ng maksimum na sentensya para sa kanyang krimen na mula 9 taon hanggang habang buhay sa bilangguan. Wala siyang ipinakitang emosyon habang binabasa ang hatol sa Steuben County Court. Habang nasa kulungan, ay binasa niya ang isang liham ng paghingi ng tawad sa pamilya ni Derek sa telebisyon kung saan sinabi niya na, "Alam kong ang aking mga aksyon ay nagdulot ng matinding pagkawala sa pamilya Robbie. At dahil doon ay tunay akong nagsisisi, sinubukan kong pag-isipan ang tungkol sa kung ano ang hinding-hindi na mararanasan ni Derek." Ang kanyang 16 na nakaarawan, Pasko, magkaroon ng sariling bahay, makapagtapos sa kolehiyo, ang may kasal, ang magkaroon ng unang anak. "Kung maibabalik ko lang ang nakaraan, magpapalit ako ng pwesto kay Derek at titiisin lahat ng sakit na naidulot ko sa kanya. Kung ang ibig sabihin nito ay magpapatuloy siyang mabuhay, lilipat ako ng lugar, ngunit hindi ko na magagawa." Noong 5 Nobyembre 1994, ipinakita ang isang estatwa na nagpaparangal sa maikling buhay ni Derek sa Savona Village Park. Ang dakilang tiyuhin ni Derek na si Steve Hughey ang naglilok ng clay figure. Na noon ay kinulayan ng bronze ng mga estudyante sa Alfred University. Si Eric ay gumugol ng ilang taon sa isang pasilidad sa juvenile bago inilipat sa pinakamataas na seguridad na kulungan kapag nasa hustong gulang.
mayroong iba't ibang mga paglabag sa panahon ng kanyang panahon dito, kabilang ang hindi pagsunod sa isang direktang utos, paninigarilyo at paghalik sa isa pang preso. Palagi siyang tinatanggihan ng parol kada 2 taon. Mula 2005 pataas ay nagpapanatili si Eric ng malinis na record sa pagdidisiplina sa bilangguan. At sa kanyang parol noong 2012, sinabi niya sa pagdinig na hindi niya pinahalagahan ang epekto ng kanyang mga aksyon noong panahong iyon at na siya ay nagsara ng emosyonal dahil sa kanyang sariling pambubuli at pang-aabuso. Sinabi niya na pinili niya ang kanyang biktima dahil alam niyang mahina si Derek at kaya niyang madaig. Siya ay nagpatuloy upang sabihin na siya ay nagtatrabaho sa pamamagitan ng kanyang mga isyu sa therapeutic program sa loob ng bilangguan at tunay na naniniwala na ito ay nakatulong sa kanya. Siya ay, gayunpaman, muling tinanggihan ang parol, pagkatapos binanggit ng lupon ang isang alalahanin para sa kaligtasan ng publiko. Kung siya ay pinalaya sa 2020, siya ay tinanggihan ng parol sa 10 magkakahiwalay na okasyon. Ito ay upang baguhin sa kanyang 11th na pagdinig noong Oktubre 2021 nang siya ay nabigyan ng parol at pagkaraan ng kanyang paglaya ay naantala dahil sa wala siyang aprobadong tirahan na mapupuntahan. Naging malayang tao siya noong 1 Pebrero 2022 sa edad na 41. Nagsilbi siya ng 27 taon sa bilangguan para sa kanyang krimen. Kung si Derek ay buhay pa ngayon, siya ay magiging 33 taong gulang. Napupunta ang puso ko kay Derek at sa kanyang pamilya para sa tunay na nakakagulat na krimen. Salamat sa pakikinig sa kasong ito. Maraming salamat, Kastorya, kung ikaw ay nanood hanggang sa dulo na